Umarangkada na sa Cebu City ang pre-qualifying meet bilang paghahanda sa palarong pambansa. Silipin natin yan sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Rise and shine, Jesse! Walang tigil ang pagluluto sa kusinang ito. Tanghali pa lang pero panghapunan na ang kanilang iniluluto. Nakahanda na rin ang pananghalian para sa mga atletang nanunuluyan dito para sa pre-qualifying meet sa palarong pambansa. Ang sepak takraw player na si Glendon, excited nang makaharap ang mga makakatunggali galing sa ibang rehiyon. So bukas, ready na? Ready na. Ano yung ultimate goal ninyo para sa event na to bukas? Dapat mananalo kami. Para maka-proceed kami sa next level. Good luck sa team ko at sana maayos aming laro bukas at gayon kami ng Panginoon at para sana manalo kami. Wala munang face-to-face classes sa ngayon dito sa Zapatera Elementary School para magamit ang kanilang mga classroom bilang quarters ng mga coach at mga atleta. Mahigpit din ang seguridad ng paaralan. Our barangays had deployed 2 tanods. Then we have also 2 police officers aside from the volunteers. Certain group was assigned to have the what they call briefing as to the house rules, the do's and don'ts for the players. Ito ang unang pagkakataon na may national pre-qualifying meet para sa palarong pambansa. Layunin nito na mabawasan ang bilang ng mga delegado na lalahok sa national level. Siyadong marami yung mag-attend or mag-represent ng mga regions doon sa palarong pambansa. So ito yung mga team events kasi mas risky pag maraming talaga per region na mag-join sa ano natin sa palarong pambansa. Isa yun sa mga dahilan. Kasama ng Region 7 sa Cluster 3 ng pre-qualifying meet ang Region 6, 8 at 9. Bukas magsisimula ang kompetisyon sa mga piling paaralan sa lungsod ng Cebu na magtatapos ngayong June 17. Ang mga magka-qualify na atleta ay silang isasabak sa 63rd palarong pambansa na isasagawa sa Marikina City sa July 29 hanggang August 5. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.